Sa Davao Oriental po, may mga residenteng nagalit dahil hindi agad nabigyan ng relief goods. Nakatutok si Salima Refran. Maraming residente ang nagpunta sa munisipyo para sa aktibidad ng DSWD. Pero ang inaakalang pamimigay ng relief goods, pagpapalista lang pala o master listing. Marami ang maagang umalis sa kanilang mga bahay na nasa malalayong barangay sa pag-aakalang makakakuha sila ng pagkain. Lahat galit. Lahat galit dito. Tapos, ayan ang supply. Ba't tinatagal pa yan? Marami na sumakit ang tiyan. 3 kilong bigas lang ang binigay bawat bubong ng bahay. Nung nakarang araw pa yun. Ngayon, wala na. Si Jovelyn, bit-bit pa ang isang taong gulang na anak. Nakapila kami dito, walang kain. Walang kain namin, walang pagkain. Paliwanag ng DSWD, importante ang master list para sa maayos sa pagbibigay ng tulong. Ayaw ka mo pag kuan doon na aunda yung supply, wa pa. Master listing pa. Kaya wa, maligay mga records ta. Sa panayam sa telepono, sinabi ni DSWD Secretary Dinky Suleman na inaayos na ang talaan para sa second delivery ng pagkain bukas. Sa sobrang kakulangan ng pagkain, kwento ng mga residente, may ilan na raw ang napipilitang magnakaw. Ang pagkain po, kulang talaga. Kaya po yung ibang tao pumapasok na talaga sa mga tindahan na meron pong mga pagkain. Hindi namin alam kung paano pa kami bigyan nila ng pagkakataon na makakain kami sa ibang araw. Ang ilan ngang maliliit na bata, napipilitan ang humingi ng limos sa tabing kalsada. Para naman marating ang Baganga kung saan naglandfall ang bagyo, tanging sasakyan pandagat na lang mula sa Mati ang paraan. Nang marating ito ng Philippine Navy at GMA News, nakabagal pa sa pagdaong ang libu-libong trosong nakahambalang sa pantalan. Nang mahawi ang mga troso, tumambad na mga residenteng nakaabang sa pier. 2 araw ng gutom. Laking pasalamat nila sa pagdating ng tulong, kauna-unahan daw mula noong bagyo. Halos wala nang naiwan sa kanilang mga tahanan. Ang kinabubuhay nilang nyugan, nasalanta. Pati mga eskwelahan, simbahan, palengke, health center, kahit ang munisipyo. At sa gitna ng trahedya, wala raw silang malapitan. It's not only the municipality, but we're expecting help from the province. But where is the province now? They're not here in Baganga. Where are they? Kaya nangabot ni gahapon, then sila, ako mga igaagaw, nangamatay na lang, wala pag yung naglista kung pila ang mga tao ang kuandiya sa kadungunan. Sa munisipyo? Igan sa munisipyo, wala pa. Tinawagan ng GMA News si Governor Corazon Malanyaon para kunan sana ng reaksyon. Pero wala pong sumasagot sa telepono. Patuloy naman po namin sinusubukang kunin ang reaksyon ng pamahalaang lokal ng Baganga. Mula rito sa Davao Oriental, Salima Refran, Nakatutok, 24 Horas.